Magandang umaga sa inyo mga kabugid. So nandito ulit tayo ngayon sa farm at tinitingnan ko yung ating papaya dahil umulan nung nakaraan. Napakalakas po ng ulan at yung ating papaya ay medyo nagsitumbahan, no? Pero bago kasi tayo bago po matak yung malakas na ulan na yung mga kabugid, tayo ay nakapag-spray ng herbicide dito sa kugon na to. Kung mapapansin nyo, parang nagba-brown-brown na yung kugon. So, hindi ko na po kasi na-videoan to, no? So, ito po kasing... Ano po na to? Yan po. Kugunan po kasi ito, eh. Na kung saan meron tayo mga papaya. So, dito tayo nagtanim ng papaya. At, in-spray natin ng herbicide. So, yung herbicide na ginamit ko, yun yung mga glyphosate, no? Para sa mga kugon na to. Kasi ang kugon po eh napakahirap patayin, napakahirap buksain at matatalo yung ating mga papaya, yung mga lansones natin dito, mamamayat. Saka yung saging ay namayat na rin, no. So kasi kung aantayin ko pa yung sinabog kong kalupunggon, yung mga kabukid, yung bagin, yung cover crops na kung saan ay pumapatay ng ano, ng mga ganitong klaseng damo. Mapapatay na damo sa mga tanim nating halaman, no? So medyo mainit ngayon ulit, kahapon at ang isang araw ay dalawang araw ng umulan, so medyo mainit po. So yun, no? So napapatay naman natin yung mga damo at nakadalawang spray po ako nakadalawang ulit ako ng spray sa pagpatay natin dito sa ano na to, sa ating kugon grass na to, no. Dalawang beses ko pong in-spray dahil nung spray ko di agad namatay. So talaga pong napakatibay ng kugon grass, matagal siyang mamatay, matagal siyang patayin talaga dahil ang kanyang dahon ay makapal at ang ugat niya ay napakarami. So yun po, pinaulitan kulit ng pangalawa. So kung makikita ninyo, pakikita ko sa inyo ngayon. Ito po kasi papaya ko, no. So tinabasan ko muna itong palibot na ito, mga kabugid. Tinabasan muna namin bago ko in-spray ng herbicide. Yung mapapansin nyo, in-spray ko na ito, mga kabugid, oh. Nagbabrown-brown siya pero hindi masyadong namatay, no. So siguro kailangan pa natin itong sprayan, no? Kailangan pa natin sprayan itong mga kugon na to. Tagal mamatay. May isang linggo na ho ito. So sa lakas isa pa to, no? Yung bagyo natin, tumba yung ating papaya, mga kabukit, no? So hindi na natin to kailangan itayo pa. Mamatay lang ito, mga kabukit, kundi tutukuran natin dito. Lalagay tayo ng tukod, tutukuran natin siya kasi mamamatay lang ito pag ating itinayo pa. Hayaan ang ganyan muna siya, dyan na rin siya mamumulaklak. May ilang pirasong ganyan, mga kabukid, no? Yan. Dito po kasi tayo nagtanim ng papaya pag anun.
eh makapal yung mga kugon. So bagay, nakikita na rin natin yung pagbabago ng kugon mga kabugid. Nagbabrown na sila, no? So isang spray pa mga kabugid para mapatay talaga natin sila. So yun po, sa ngayon mga kabugid ay wala tayong gawa ngayon dahil natapos na natin yung trabaho natin. Nakapag-spray tayo, nakapagtabas tayo, at saka nakapag yun, nakapagyupit na tayo. Hinihintay na lang natin yung magiging reaksyon ng ano ngayon, ng laso, no, ng herbicide, at bibili tayo na yun ng ano. Sa susunod pakikita ko sa inyo yung pag-apply natin ng organic fertilizer mga kabugid, no. Kasi mga kabugid, kung talaga mag-i-spray kayo ng herbicide, mas maganda yung fertilizer na gagamitin natin ay organic fertilizer, tulad ng mga manure, yung mga manure ng mga hayop, yung mga binulok na dumi ng mga hayop, manok at baboy, baka sa ating mga halamanan, no. Kasi herbicide ay hindi rin mo masyadong maganda talaga sa lupa yan kung puro herbicide ang ating i-spray. Tapos yung ilalagay pa natin ay synthetic fertilizer, wala rin yung mga kabugid. Mas lalo lang aasim yung lupa natin kasi pagtalab ng fertilizer, sisingaw yung fertilizer na synthetic, maglalagay ulit tayo hanggang kailan tayo maglalagay ng synthetic fertilizer. Hindi katulad ng organic fertilizer mga kabugid. Kapag naglagay tayo niyan, paganda na ng paganda yung lupa, hindi yung parami ng parami. Ang synthetic kasi parami ng parami yung lagay natin, no? Lagay tayo ng lagay, lagay tayo ng lagay, pag nanilaw ng konti, lagay na naman. So hindi naman sa hindi na pwede tayo maglagay ng fertilizer. Pwede rin pa kunti-kunti, tapos mas maganda puro ano na, para lang makabawi yung halaman, pwede tayong maglagay ng mga ammonium sulfate, pagpaganda ng halaman, pagpa-nitrogen, yung mataas yung nitrogen para gumanda yung dahon, para gumanda yung photosynthesis niya. At kapag gumanda na, organic fertilizer ang ilalagay natin. So, sanayin natin organic fertilizer ang ating ilalagay. So, mura lang sa isang sako mga kabukid eh. 250 lang. 250 isang sako, marami na malalagyan yun, 1 dakot, 2 dakot. Hindi pa basta makakasira sa halaman mga kabugid. Hindi katulad daw tulad nito, nag-spray tayo ng herbicide. So yung herbicide ay glyphosate yon, inorganic substance yon, o organic mixture, o anuman yon. Lason siya, so hindi rin siya masyadong maganda kapag lagi natin ginagamit. Tataas din ang magiging acidic din yung lupa natin mga kabugid. So babawi ngayon tayo sa mga organic fertilizer. So sa ngayon, ang gagawin ko, babawi ako sa organic fertilizer ngayon. Doon naman tayo mag-i-invest. Doon tayo gagastos. Dahil hindi naman tayo lugi si organic fertilizer mga kabukid. Dahil kapag inilagay talaga natin yung mga kabukid, eh sadyang gaganda talaga ang ating halaman. So, mas nakakatakot kasing maglagay ng napasobra yung synthetic fertilizer mo. Sobra. Tapos, hindi mo rin tukoy kung ano ba, kung saan ba gamit yung ammonium sulfate, complete ba yon fertilizer, kung ano man yon, urea man yon, nakatakot din kung hindi mo alam. Samantalang kung organic fertilizer mga bukid, kahit mula noon, kahit sino magsabi na napakaganda talaga organic fertilizer, dahil mas lalong gumaganda habang tumatagal, paganda ng paganda ang lupa ninyo, nagiging sustainable yung lupa natin mga bukid. No? Ito naman ay naikwento ko lang sa inyo, at marami lang nakapagpatunay. At gusto ko lang ibahagi sa inyo mga kabukid, no. So sa ngayon po, yun ang project natin. So medyo mahaba-haba na itong ating usapan mga kabukid. So yun ang ating susunod na project. Siguro mga 10 sako muna yung bibili natin. 250 lang naman ang isang sako, 25. Oh, napakalaking ano na, napakalaking kaibahan na yung mga kabukid. Dahil nung nakaraan, ang aking binili isang sako lang na complete, tsaka isang sako ng ammonium sulfate, 1.8 na agad. Dadalawang sako lang yung mga bukid, kakunti lang nalagyan ko. Dahil kaya ako naman ginawa yon, dahil puro kugunan ito. So nilinis ko yung palibot, kasing laki ng bilao, yung palibot ng bawat halaman ko. Tapos nilagyan ko ng urea. Ng complete. Uihuna ko muna yung ammonium sulfate, makailang buwan, makailang linggo, nilagyan ko ng complete. Tapos nung makabawi-bawi yung halaman,
tinabasan ko ulit mga bukid, nilinis ko ulit. Kung napansin nyo, nagyupit ulit ako, tsaka inispray ko po ng tawag dito, herbicide. Dalawang beses ko inispray. So kung may mabubuhay pa man, isprayin ko ulit. Tapos yun, lagay na ulit tayo ng pinakamaganda. Damihan natin maglagay ng organic fertilizer. Dahil yun talaga mas maganda mga bukid, no? So yun lang gusto kong ipatunayan dito sa ating kwentuhan na ito mga bukid. So yun lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa ating channel mga bukid, sa Magsasao channel. So hanggang sa muli mga bukid, no? Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan pindutin ang herbicide, ang subscribe button at ang notification bell para po lagi tayong lagi kayo updated sa ating susunod na palabas. Maraming salamat. Paalam.